morning po mga kabayan, good afternoon or good evening to everybody. Our today's topic po ngayon ay maganda. It's an update yan, humatching pa ang mother ko. Mother ko nanonood ng TV. It's an update po, matagal po akong hindi nakapag-upload kasi busy po yan. Marami po akong gawa. Trabaho. De habang nagtatrabaho ako, maghuhunta-hunta po ako sa inyo. Yan, pasensya na po sa mga mag-iingay. That's my environment. Let's go back. If you're new to my channel, please subscribe, like, and share our comments down below in the description box. Let's go! Our topic for today po ay about sa being a Filipina. Ako po ay may pinagdaanan kaya po ako'y matagal na walang upload. Habang nagbibideo tayo, magtatrabaho po tayo. Yan, mali. Ang topic ko po for today is about a Filipina chatting with foreigner. Alam ko po maraming mga Filipina ang pag-chatmate sa mga foreigner. Ang comment ko po, hindi naman sa nila lahat ko, yung kung mga Pilipina na nakikipag-chat, pakiusap ko na maging responsible naman po tayo. Huwag po tayong nakikipag-usap sa mga foreigner na pag sinabihan kang maghubad, maghubad ka. For the sake of money, yan po ang kalimitan. Experience ko po yan mga kabayan. Kaya sinishare ko lang po sa inyo. Pakinig nyo ba ako? experience ko po yan. Meron pong kachat yung aking kakilala at sinishare niya sa akin yung kanyang mga experience. Yun po ay especially po yung tatlong babae na taga Cebu. Alam nyo yan kasi kilala nyo kung sino kayo. Kasi nanonood kayo ng video ko. Alam ko yun. Para sa inyo to. At hindi lang para sa inyo kundi para sa ibang kababaihan na nakikipag-chat na gawain ay katulad ng sa inyo. Humihingi ng pera para lang magkapera ay kahit na ang kapalit nun ay ipakita ang kanilang buong kaluluwa, katawan. Paki-ano naman po mga kababaihan, responsible po kasi nagiging masama ang image ng mga kababaihan, sa mga ka-foreigner. Hindi lang kayo ang masama, kundi kalahat ng mga kababaihang Pilipina. Be responsible naman po. And then after, makipagkwentuhan, makipagbastusan, kapalit nun pera. Babata pa nila. Hindi ba kayo nahihiya sa ginagawa nyo? Mamemera kayo para lang at ipagpapalit ang inyong kaluluwa para lang magkapera. Magtrabaho kayo mga day. Taga Cebu sila mga kabayan. Hindi ko man sa nila lahat ang mga taga Cebu pero taga Cebu sila. Tatlo sila. Magpipinsan. Sana magbago na kayo. Ang mga kabayan sila ay kinausap ko na. Kasi sinabi sa akin na ganun nga ang trabaho ng mga babaeng ito, mga bata pa. Siguro mga 20, 24, ganun ang mga edad nila. Yun lang po. Pakiusap lang po sa mga nakikipag-chat na nakikipagbastusan ng mga foreigner. Ayos-ayos naman po ang inyong mga buhay kasi nadadamay ang katulad naming matitino. Yan lang po ang aking hinaing. Hinaing. Malalim yun ha, mga kabayan. Yan po ang aking comment sa buhay ngayon. Mga kabataan, huwag masyadong nahaman sa pera, ipagpapalit ang sarili para lang magkapera. Nakakaawa naman yung mga ibang kababaihan na matitino na dadamay sa inyo. Kasi ang alam ng mga foreigner, kalimitan lahat sila.
ang kita sa mga kababaihan, mga Pilipina, ay mukhang pera, manguhot-hot. Kaya ganun-ganun na lang kung mabastos ang mga kababaihan dito sa atin. May ilan-ilan namang natsatsambahan na mabait yung foreigner, hindi bastusin. Depende rin naman kasi sa mga babae kung sila ay magpapabastos. Kaya mga kababayan, ito po ang aking share ngayon at sana naman po may natutunan ang iba dyan. May natutunan at gawin ninyo ito sa inyong buhay. Magbago na kayo mga jay. Ano, mga kababayan, filter na lang. Mag-continue na ako sa aking trabaho at medyo nagmamadali ako kasi kailangan kong matapos. May due date ako. Thank you for watching po mga kababayan. See you again on my next video. Thank you for watching. Please subscribe, like, and share sa mga bago dyan. Thank you. And thank you po din po sa mga subscriber ko na nananatiling nakaabang sa aking mga video at tinutulungan ako sa aking journey. Maraming salamat sa inyo. Malapit na po akong mag-grade 7. Yehey! Oh, sige, thank you na nga mga kabayan. Please subscribe, like, and share again. Maulit na sa kabayang nita. Bye-bye! You are the best!